Isang magandang araw po sa ating lahat. Ang pangalan ko po ay Jerlyn Husay, BSed sa Filipino mula sa 1B. Narinig niyo na ba ang salitang bantas? Kung ganon, sa video ito tatalakayin natin ang bantas at ang ilan sa mga uri nito. Ano nga bang bantas? Ang bantas ay isang simbolo o pananda na ginagamit sa pagsusulat. Ang mga uri ng bantas na ating tatalakayin ngayon ay ang gitling, gatlang N, gatlang M, at ang panaklong. Kaya naman, halina't samahan ninyo akong alamin kung paano at saan natin maaaring magamit ang mga uri ng bantas. Una ay ang gitling. Ang gitling ay isang maliit at pahalang naguhit o hyphen sa Ingles, katulad dito. Unang gamit ng gitling ay paghihiwalay sa pangkat ng mga numero. Katulad ng mga halimbawa dito, numero sa telepono, numero sa ISBN, numero sa ID, at numero sa TIN. Makikita natin sa mga halimbawa na ang gitling ang ginamit sa pagpapangkat ng mga numerong ito. Pangalawang gamit ng gitling. Ang gitling ay ginagamit sa pagbabaybay ng bawat titik ng isang salita. Halimbawa ay ang salitang Filipinas. Kung ibabaybay natin ang salitang Filipinas sa bawat titik nito gamit ang gitling, ay magiging ganito ang kanyang kalalabasan. O kaya naman, ganito. Pangatlong gamit ng gitling. Ang gitling ay nagsisilbing pananda ng panlapi. Ginagamit ang gitling upang malaman kung ang panlapi ay unlapi, gitlapi o hulapi. Gaya sa mga halimbawa dito, na ang mga kataga, kung meron tayong nakikitang gitling sa unahan, ito ay maaaring gitlapi o hulapi. Depende kung saan ikakabit sa salitang ugat ang mga kataga para makabuo ng panibagong salita. Pang-apat na gamit ng gitling. Senyas na naputol ang salita. Ginagamit ang gitling upang maging palatandaan na naputol ang isang salita sa dulo ng linya at ang karugtong nito ay nilagay na lamang sa susunod na linya. Halimbawa, mainam ang sagot ni Lito, ngunit kailangan niyang ipaliwanag ang kanyang ibig sabihin sa pagbanggit sa mga Negreto bilang mga ninuno natin. Makikita natin sa halimbawa, ang salitang ipaliwanag ay hindi kumasya sa espasyo, kung kaya't naputol ito at naging ipa na lamang. Kung kaya't nilagyan ng gitling at nilagay na lamang ang salitang liwanag sa susunod na linya. Pangalawang uri ng bantas ay ang gatlang N o dash sa Ingles. Makikita natin na ang gatlang N at ang gitling ay makapareho ng pisikal na anyo. Ngunit, ang gatlang N ay may tiyak na gamit. Ito ay sumisimbolo sa salitang hanggang. Karaniwan din itong ginagamit upang malaman ang sinaklaw na oras, petsa o datos sa anggunian. Sa mga halimbawang ito, makikita natin na merong petsa, oras, at pahina ng aklat. Mapapansin natin na sa halip na gamitin ang salitang hanggang, ay ginamit na lamang ang gatlang N upang kumatawan sa salitang ito. Ginagamit din ang gatlang N sa panahong nagpatuloy o hindi mo alam ang karugtong, kagaya ng petsa ng kapanganakan at kamatayan. Narito ang mga halimbawa. Karagdagang kaalaman, nung wala pang computer, kadalasang ginagamit ang gitling para sa gatlang N. Pangatlong uri ng bantas ay ang gatlang M. Kung ang gatlang N ay sumisimbolo sa salitang hanggang, ang gatlang M naman ay nagsasaad ng pansamantalang pagtigil sa pagbabasa o sa daloy ng ideya at pagdidiin sa paliwanag. Narito ang mga halimbawa. Huwag mong mamasamain, ngunit patawad sa aming inasal dahil hindi ko alam kung magagawa, ngunit ako'y umaasa na mapagbibigyan ang ating hiling. Ginagamit din ang gatlang M sa diyalogo. Merong mga publikasyong ginagamit ang gatlang M sa pagsusulat ng sining teksto at isa na dito ay ang diyalogo.
Ito ay halimbawa ng diyalogo na ginamitan ng gatlang M. Kung makikita mo ang gatlang M, ito ay nagpapahiwatig na tapos na ang inyong linya at iba naman ang magsasalita. Bukod sa gatlang M, meron pang tatlong M na sunod-sunod. Ito ay ginagamit sa sanggunian. Ginagamit ang tatlong M sa listahan ng sanggunian o talasanggunian na may lahok na kasunod ng sangguniang mula sa isang author. At narito ang halimbawa. Pang-apat na uri ng bantas ay ang panaklong o parenthesis sa Ingles kagaya nito. Ang panaklong ay ginagamit upang ibukod sa iba pang bahagi ng pangungusap o talata ang ideya, salita, pahayag o pangungusap. Narito ang ilan sa mga halimbawa. Si Gloria Macapagal Arroyo, dating Pangulo ng Pilipinas, ay isang ekonomista. Ang panaklong din ay ginagamit para sa paglilinaw. Ginagamit ang panaklong para sa tamang pagbigkas ng mga hiram na salita na ginagamit sa orihinal nitong anyo at para rin maunawaan ang orihinal na salita ng isang ginagamitan ng salin o respelling. Ang mga halimbawa ay may carbohydrate sa lupa, kumain ako ng cake, ang bata ay sumali sa workshop. Naway meron kayong natutunan sa ating leksyon ngayong araw. Balikan natin ang apat na uri ng bantas na ating tinalakay. Ang gitling, gatlang N, gatlang M, at ang panaklong. Muli, ito nga po pala si Jerlyn Husay, BSed sa Filipino mula sa 1B. Maraming salamat sa inyong pakikinig.